Ang magandang buhay sa inyo, mga ka-happy. Itong napakagandang umaga ngayon. Ang ganda ng sikat ng araw. So ngayong araw, ang sasagutin natin yung tanong ng ating ko-happiest na si Paolo Barba. So kaya Lita, paano ba yan kapag pinatay o walang kuryente? Yun ang tanong niya sa atin. Kung wala daw kuryente, ano yung mangyayari sa ating aquarium? So actually ito, considered as walang kuryente to anyway. Kasi ito po ay nakapatay. Sabihin, wala yung ilaw, wala rin yung ating mga set naka walang hindi umaandar yung ating motor. So kapag po hindi umaandar kasi itong ating motor, yung level ng tubig natin, ito lang. Mababawasan lang kasi may ganito po yan, bibigyan ko kayo ng idea. So sa loob po ng ating sa loob po ng ating aquarium, actually meron akong requirements na hinihingi palagi sa mga nagpapagawa sa atin ng overflow. So ang requirements po, palagi kong tinatanong kung ano po yung water level. So sabihin, katulad nito, ito ang water level nito mula dito sa ilalim ng tank. Ang water level nito ay nasa 20. So pagdating ng 20 inches, titigil yung ating tubig pag nawala ng kuryente. So ayan, kaya may butas din ito dito. Pero may butas din po yan sa ilalim. Ayan. So yung butas sa ilalim po nito, ito naman po ang kumukuha ng dumi sa ilalim. At ito yung sa ibabaw. Kaya napapuzzle yung ating mga co-hobbyists na bakit kumukuha siya ng dumi sa ilalim, kumukuha ng dumi sa ibabaw, pero hindi na uubos yung ating yung ating tubig. So yun. So dito sabi ko nga, kaya ito yung considered na walang kuryente. Pero para malaman nyo bubuksan ko rin ito. So dito sa ilalim, makikita nyo to, hindi na to tumutulo. Ito. So hindi na to tumutulo ngayon. Ayan. Ang gagawin ko, bubuksan ko muna yung motor. Pagaganahin muna natin to para makita nyo lang muli na gumagana, na kahit hindi pa siya active, gumagana. Tapos sa kakuli, papatayin para magkaroon kayo ng idea. So ganito ang gagawin natin. Iyon ko, sasaksak ko muna sa likod. Yan. So nakita nyo umilaw. Tapos nakita nyo bumula. Yun. Kasi nagpapasok na siya ng tubig. So sabihin, yung motor natin nag-aakit na ng tubig. Then dito naman, makikita nyo to. Later on, itong dalawang overflow natin sa kabilang both side, ayan, gumagana na rin. Umaandar na rin, ayan, makikita nyo to. Ayan, so, gumagana na. So, ito yung kanyang daily task. So, yung ating dalawang overflow sa both side, walang gagawin nyo kundi magbaba ng tubig. Ang atin namang motor, walang gagawin niya kundi mag-akyat ng tubig. Kaya kung wala siyang iaakyat na tubig, wala rin ibababang tubig yung ating overflow. Check sabihin. So ayan, napapakita ko muna sa inyo yung paano siya nag-work. Then, sa ganyang paraan, kaya nga ito, matagal lang kinontest sa akin to ng ating mga co-hobbyists na paano yan kapag nawala ng tubig, na kuryente, yan ba ay automatic na babalik sa dati pag nag-resume ang kuryente? Opo. Kasi may mga ibang mga gawa na pag nawala ng kuryente, hindi nag-resume yung kanilang overflow. So, mali yun. Mali yung setup na yun. So, itong sa atin, hindi. Wala kang gagawin dito. So, yan. So, makikita nyo po ito. Active na yan. Yan. Malakas na po yung tulo ng tubig. So yan na yung yung way niya kung paano siya nag-work. Then ang gagawin natin uli, para pagbigyan uli yung request ni Paolo, papatayin ko uli. Ayan, makikita nyo naman yung ilaw bukas. Makikita nyo rin po yung bula kasi nagbabagsak ng tubig. Di mo ba? Papatayin ko uli, uhugutin ko. So uhugutin ko yung ilaw. Ugutin ko yung motor. Ayan. So, pinatay natin yung motor. Pinatay ko yung motor. Ayan, makita nyo po. Patay na yan dyan. Yun naman, yung pong ating overflow, yung limit niya,
sabi ko nga ano, sa overflow, may limit ito. So kung tubig natin nandito, ubusin niya muna yung tubig, bababa niya. Pagdating dito sa ating sa limit niya sa butas, saka siya titigil. So ayan, pinatay natin, hayaan muna natin. So habang nag-aantay tayo ng pag-aantay dyan sa mawalan totally ng tuloy yung ating overflow, i-discuss ko muna sa inyo yung dalawang klaseng overflow natin. So ito yung ating dalawang overflow. Ang tawag ko dito, normal. So ito yung kumukuha ng dumi sa taas, kumukuha rin ng dumi sa ibaba. Ito yung normal na ginagawa natin. Ito naman po yung tinatawag na adjustable overflow. So bakit siya adjustable? So dito, kasi maiseset natin dito, kapag po ito naka-open, nakalagay, may butas po sa ibabaw, saka butas sa ilalim, sabay silang kumukuha ng dumi. Ngayon, kapag po ito in-adjust natin, halimbawa, ang pagkain natin, tumataas, bumababa. Pag kinlose mo to, sabay silang dalawa na isasara, pero kumukuha pa rin po ito. Kumbaga parang sinasala lang, so kabilaan. Kaya lang, pati dumi, hindi makakapasok kasi sarado. So, ito naman, pag nilagay ko po ito sa sinking pellet, kapag nilagay po kayo ng pellet at pang ilalim, sarado po yung ilalim nito. Sarado. Ang bukas po nito, ibabaw. Pag floating pellet naman ang nilagay natin, yung ibabaw naman ang sarado, ilalim naman ang bukas. So, yun yung purpose nito. Kaya to, kaya natin ginawa yung adjustable overflow. Actually, ito ay sa mga isda na mababagal lumangoy. Kaya ito ginawa ko. Actually, nung ako po ay nag-alaga ng goldfish, doon ko na-realize na kailangan ko maglagay ng adjustable kasi ang nangyayari po sa pellet ko, kinakain ng sump. So, kinakain ng sump yung pellet. So, kumbaga 80% na pagkain ko nasa sump, wala dun sa isda. Kaya ginawa natin ito anyway. So, sa ganun paraan, ito, papakita uli natin sa inyo. Ayan. Yung ating overflow. Yan, kung mapapansin nyo ito, tigil na yung isa, medyo gumagana pa, isa alam nyo kung bakit. Kaya ito, medyo gumagana pa. Kasi ano, hindi level yung ating tangke. So, mas lamang ito, mas mababa ito kaysa dito. So, yun yung isa sa mga ano, iti-take note nyo, dapat yung ating tangke laging level. Para yung ating overflow, pantay. Kumbaga sabay dapat yan mawawalan. Kaya lang dahil po mas mababa dito, mas mataas dito sa kabila. Kaya po ang tubig naka ganun. Kaya dun sa kabila, medyo ano pa, medyo nagbababa pa ng tubig. Yan. Ito, papakita ko sa inyo ng ano, ng actual. Ah, tatanggalin natin yung ating cellphone. Ayan. So dito. Ayan. Yan, makikita nyo isa, wala nang tulo. Ito isa, patak-patak na lang. Patak-patak na lang yan. Kasi yan, paunti na rin yan anyway. Paunti na rin yan. Then, ito yung sinasabi ko. So, mas mataas to, mas mababa ito, kumpara dun sa dulo. Yun. Dun. Kaya, yung tubig na pumapasok doon, sa butas, pumapasok pa yung tubig niya dito sa kabila. Mataas na, yun o. Oh. Yung gap, nakita nyo yun o. Oh. Andun na yung gap, wala na dito, nandun sa kabila, ang tubig po ay nandun pa sa dulo. Yun. Kaya yun yung level niya. Kaya kung mapapansin nyo, no, etong ating aquarium, etong ating setup, ito po ay nakapatay mode. Kung ibig sabihin, nakapatay. Ibig sabihin, walang kuryente, ganyan yung sistema. Pag walang kuryente, hindi po mauubos yung tubig nyo sa ating aquarium. Actually, kahit nga po mag-water change ako ng 100%, say for example, tinanggalan ko ng tubig yon 100%. Pag natanggalan ko po ng tubig yon 100%, pag naglagay po ako uli ng tubig, pag dumating po sa butas na yon, bababa po yan. Kusa pong mag-active yan. Hindi po yan mamamatay din. So, dito ano, since meron pang tumutulo-tulo, yan, may konting tumutulo-tulo pa, yung discussion natin ay itutuloy muna natin. So,
Kasi papakita ko sa inyo yung ating mga ginagawa. Ayan. Ah, ito, walang ano to. Walang cut yung ating ano ha. Hindi tayo magka-cut para patunay na yung ating ginagawa ay ano. Walang daya. Ayan. So. Ayaw mag-hold yung aking holder. Ayan. So, ito. Teka. Medyo nahihirapang mag-hold yung ating ano eh, cellphone eh. Cellphone holder. Ayan. Walang cut yan para nakikita nyo po. Ayan. So ganito, eto pa, bidiscuss muna natin habang tinitignan natin yon na tumigil huminto. So eto naman. So eto naman yung ating, eto yung kabilang dulo. So kung eto yung ating overflow, eto yung nasa labas na dulo. So dahil din sa request nyo, yung dating normal na ginagawa natin, ito po yung ating unang ginagawa. So, dahil po sa request nyo, gumawa tayo nito. So, ano po ba ito? Ito po yung may poop selector. So, ayan. Kung mapapansin nyo to, may poop selector to. Sa gitna. So, ito ay nilagay natin kasi nga sa request nyo rin. So, mula ang tubig, papasok dito. Bago bumagsak sa ating sump, papasok muna dito lahat ng mabibigat na waste, babagsak dito sa atin sa gitna. Pagbagsak sa waste, mapupunta sa gitna. So ito lagi nakasarado. So since transparent ito, mamomonitor nyo. Pag binaba nyo, babagsak yung tubig dito, hindi dito. So ang kagandahan dito, kahit magbawas kayo ng tubig dito, hindi madideactivate yung ating overflow. So ganun pa rin siya tatakbo, hindi siya madideactivate. Yun naman ang kagandahan dito sa ginawa natin ito. Kaya nga, mga kahabi, ano, sabi ko nga sa inyo, no, yung ginagawa ni Kuya dito, actually lahat yan ay nanggagaling din sa inyo. Kung ano yung feedback nyo, kung ano yung gusto nyo, later on, kapag ako nagkakaroon ng pagkakataon, ginagawa natin. Yung overflow na yan, ang idea niya sa inyo rin ang galing. Kumbaga, lahat yan, ibinabalik ko lang sa inyo yung inyong mga sinasabi at the same time, ginagawa nga natin. So, i-discuss ko lang din, bakit ba mahal gumawa si Kuya nito? Bakit ba mahal yung kanyang mga overflow? Yung overflow natin, sa totoo ito, ito po ay ginagawa namin by hand. Ibig sabihin, talaga po yung kamay namin ang gumagawa nito. So, hindi po ito factory. Hindi katulad to ng China na meron silang tinatawag na mass production na machine na ang gumagawa. So, sa kanila, machine ang gumagawa, kaya natural lang na yung kanilang mga produkto ay mababa. Sa atin po, hindi. Ito po ay ginagawa natin sa sarili nating kamay. So, kaya nga, mahal kasi matagal siyang gawain. At the same time, sabi ko nga sa inyo, no, sa paggagawa kasi, yung precision, yung tagal po paano gawain. So, doon ako nagmamahal sa tagal. At ito po ay may tatlong tubong ginagamit. So katulad nito, meron tong D2, merong 1 media at merong 1. Ang 1 po nito yung pinaka inner pipe natin 1. Kaya nga mahal kasi talaga ito ay pinagpagura ng aming mga kamay ito. Yung lahat ng ginagawa natin, hindi ito gaya ng China na ginagawa nila gamit ang mga makina. So sabihin, mas madali yon dahil yon ay mass production. Yung sa atin medyo mahirap yan. Kaya po, ano, in-explain ko lang po sa inyo kung bakit siya mahal. Then, shoutout nga pala. Shoutout muna tayo kay Brother Ralph. So, Ralph Antonio Amoncio. Amoncio, tama. Ng Surigao City, actually, pagawa niya to. Overflow rin po ito. Ito po ay 18 inches naman para sa kanyang tank. Pero uno na rin po yung taas nito. So, ganito po. Babalik tayo dun sa ating discussion. So, ito po.
Yan, babalik tayo sa ating tangke. So, ayan. Yan, kung makikita nyo to, yan. So, halos wala na. Patak-patak na lang to, patak-patak na lang yung isa. Kaya yan pumapatak-patak dahil nga po doon sa ano. Dahil po doon. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ito ay malaki. Yun doon ay maliit. So, hindi po balance yung atin. Pero, sooner or later po, yan po ang effect kapag walang kuryente. Yan, ganyan po ang epekto pag walang kuryente. So, kapag binuhay po uli natin yan, ito po ano. Yan, bubuhayin ko na uli. So, yan pong patak-patak na yan. At yung isang walang tumutulo po. Pag binuhay ko po uli ito, ito po yung motor. Ito po yung motor, yan. Saksak ko na yung motor. Saksak ko na ilaw. Ito, saksak ko na rin ilaw. Yan. Saksak ko na rin ang automatic water change natin. Yan. Pag sinaksak ko yan, ang epekto po, yun. Gagana na uli yung iyong ano. May mag-aakit na po ng, ano, ng tubig. Kapag po may nag-aakit ng tubig, ano ang epekt? Yun. So, magre-resume na po yung ating overflow. Kapag, ayan po, kapag po may tubig na, yan, makita nyo yung lakas na ng, ano, ng tulo. So, magre-resume lang siya. So, ganyan lang po siya, kumbaga, convenient gamitin. Kaya nga, ano, dun sa mga nagtatanong, ayan po ay kahit mawala ng kuryente ng isang buong araw, kahit dalawang araw, tatlong araw po. Pag nagkaroon po ng kuryente, magre-resume pa rin po yan. Ganyan po. Titigil lang ang motor natin, pero ang tubig po ay hindi mauubos. Kaya nga po, hoping, yan ano, mga kahabi, ano, nabigyan ko kayo ng idea kung paano nag-work yung ating overflow. So, yung overflow po natin, yan po ay sarili nating likha. Sarili nating gawa. Yan po. So, ang design niyan, tayo ang ano, ang may konsepto. Marami pong mga taga-ibang bansa ang palaging magme-message sa akin diyan kung paano natin 'yang ginawa. Pero still, sa totoo, hindi pa rin nila 'yan makuha kung paano natin siya ginawa. So, ayan mga kahabi, ano, maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta. At hoping na intindihan nyo na po yung ating setup kung paano po nag-work. Yan na po. Oh. Yan. So, magandang buhay po sa inyong lahat at salamat po.